Mga kalingap. Hi mga kalangga. Please support Wow Life TV. Thank you. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Yeah! Shout out sa lahat guys. Magandang araw po ng Sabado at your service, Mr. Wow Life TV. So yun na nga guys, no? Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po namang Rochelle Kalinga fans. Rochelle Kalinga fans! Kalinga fans! Rochelle, miga-miga love, shoutout po sa inyong lahat. Magandang araw po ng Sabado. Pero bago tayo magsimula guys, please do support and subscribe guys. Subscribe at nabubulol ako. So yun na guys, bago tayo magsimula, supportahan po natin ang dapat supportahan guys. Lalong-lalo na yung ama ng Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap at Ina Vlogs. Sila ni, basta sa lahat ng mga Kalingap, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, Kalingap Dan, Royal of Palalang, Kalingap Proel, Rachel Morales Vlog. Basta sa lahat ng mga Kalingap Partners, please do support. Suportahan ang dapat suportahan. So yun na nga, baka nanibago kayo sa intro ko. Hindi ka lang. Sabihin nyo sa mga sa bashers to ng ano to nung itong content ko sa bashers, well siguro na pwede kong sabihin na para sa mga bashers to o para sa isang bashers na gumamit din ng mga ibang fake account o gumagaya ng mga sikat na mga vlogger sa o mga content creator sa Facebook para lang makapag-bash dito kay Langga Rachel Morales. Dito guys, no? Sa upload ni Langga Rachel sa TikTok. By the way, itong ano na to, itong Carisha Room. Ito alam ko, medyo kilala to sa Facebook eh, di ba? Something like that. Pero itinanggi niya to nung last December 26 pa na talagang hindi po siya yung nangbabash kay Langga Rachel Morales or nanggugulo dito sa ano, nanggugulo dito sa Rushy Love Team. Actually, nag-post nga siya eh. May post siya na aking Wow Life. Abasahin ko muna yung ano. Kiramin ko muna yung cellphone ni Wow Life po. Nangamot siya ng ulo. Kasi kanina kasi, may upload silang Garishel sa kanyang TikTok. Tapos nag-commenta naman doon. Nag-commenta naman siya. So, ito na nga yung ano niya. Sabi niya dito. Sabi ni Carisha, ito yung legit na Carisha. Carisha's Game Room. Ito yung sikat po sa ano eh. Paki-like na lang din siya or paki-follow nyo. So ito guys, ang sabi ni Carisha Room dito. Sa ano to, baka sa hindi pa nakakalam pero alam ko naman karamihan na pakilala na siguro si Carisha Room or yung ano na hindi to talaga ang legit na basher ni Rowell at saka ni Rachel, lalong-lalo kay Rachel Morales Vlogs. Kasi ang sabi nito, for clarification. Nakarating na sa akin yung report regarding this na may gumagamit ng profile ko using my name and reposting contents on different platforms pretending to be me para manira sa content creator sa Red platform. Yun na kung ano yung Red platform. Yun yung YouTube. Kasi ang sign ng YouTube eh, letter Y tapos kulay pula. Kaya ka Red platform. Correct me if I'm wrong. And it turns out that the person behind this is being delusional or trying to interfere a relationship. O diba?
doon na yung manira ng relasyon o gustong pasukin yung relasyon tahimik, which is ang pinapoint out niya dito, yung Russia love thing. And na trigger ang mga followers ni content creator dahil sa ano? Nagugulo naman si Miss Sims like isa pa. Ha? At na-trigger ang mga followers ni content creator dahil sa paninira. Some of them are concerned about me, or some of them do not care kung fake ba ang account or not. But this is to clarify. Sabi to ni yung legit na nakarisha room. Ito yun. Sana banda yun. Hanapin ko na naman o wala na naman. Some of them are concerned about me, or some of them do not care kung fake ba ang account or not. But this is to clarify everyone that this is not me. And this is a poser. And all we have to do is to report fake accounts as a poser or pretending to be someone. Yun lang po, wag na po magpadala basta-basta sa mga profile without doing research, di ba? Para din yung sa ibang mga Russian fans na ang bilis maniwala agad na pag makita nila yung ano, di ba, may numbers. Ito for example si Carisha Rome. Huwag nyo agad ipagkalat. Just make sure muna na i-click nyo yung ano, i-research nyo muna kung legit ba or poster ba or fake account yung gamit niya. Makikita nyo naman sa Facebook. Pero pag-click nyo sa Facebook, pagka isa lang picture tapos naka yung iba naka-private, so malamang poster yan. Malamang ano yan. Hindi yan ano. Nagnakaw lang ng mga name ng mga sikat na vlogger like Carissa Game Room. Yun yun. Or nagnakaw ng mga profile picture. Responsible netizens, please be reminded that we cannot control other people, so we can only control our feelings and how we react into it. Yan guys, sa hindi pa nakakalam, no? Yan na po yung ano, ito na po yung palawanag ng legit na Carisha Rome na dati alam ko last month na talagang na gulantang o kinabahan talaga o nag-alala yung mga Russian fans dito about dun sa, yun nga, kasi maraming sinasabing hindi kaya-aya ang isang fake na Carisha Rome Gaming o Carisha Game Room about dito kay Rowell at saka kay Rachel. So maraming Russian fans talaga ang takot. Pero dito naman, kinaklarify niya na hindi talaga siya yung kundi poser. At saka ito pa, kanina lang talaga sa TikTok upload din ng Rachel, nag-comment na naman at ang gamit niyang pangalan ay Carisha Rome. So ito na guys, no? Ito na nga, Carisha Rome. Puntahan niyo yung ano, puntahan or sabihan niyo silang Carisha na pumasok naman sa kanyang TikTok or doon sa kanyang comment section ng isang Carisha Rome at ang profile fake niya ay lalaki. Hindi na po babae. So, yung Carisha Rome na ano, maraming followers yun sa Facebook. I think na sa mga ano, hindi ko na maalala. Pero yung Carisha Rome na kumalat last month na ganito ganya, na ito yung basher ng Rochel or ni Rowell at saka ni Rachel, hindi po talaga yun. Hindi. Hindi po yung mukha ni Carisha Rome ang basher. Kundi poser na po yun. Ginamit lang po ang mukhang nila lang ni Carisha. Yun lang yun. At saka, wari ko guys, the way mag-comment itong poser na ano, itong fake na Carisha Rome, talagang masasabi natin, ano, kulang sa disiplina, kulang sa, sabihin natin, kulang sa aruga or kulang sa edukasyon. Diba? Sabi ko kasi the way siya mag-chat, mahirap din intindihin.
dito sa upload ni Langga rin, ni Langga Rachel, oh, ni Langga Rachel. Si Langga Rachel Morales, sabi niya, ito yung commit ni ng piki ng fake na Carissa Rom, sabi niya. Umamin ka na babae, mahilig ka sa lalaki. Diba? Musunod niyang comment, oras malaman ng lahat niluloko mo si Ruel, babasak ka sa kinatatayuhan mo. O babagsak ka sa kinatatayuan mo. So ang comment niya, babasak ka sa kinatayuhan mo. So doon pa lang, kita mo Tagalog pa lang, wrong spelling pa siya. Kaya nga nasabi ko nga, kulang sa edukasyon siguro, walang nagturo nito, hindi nakaranas na pumasok sa school, or kulang sa aruga, or kulang sa disiplina ng magulang. Babasak, alam ko, babagsak ka sa kinatayuan mo. Pero sa kanya, babasak ka sa kinatayuhan mo. O, ito naman, sorry niyang comment. Galing ko kayo sa fake na Carissa Rom. Gagabi galing kaya sa bar. Kasama mo yung lalaki mo, ngayon sabihin mo loyal ka saan banda. Diba? So dyan pa lang, alam natin ano to. Ito na yung tamang ng trip lang. Or pwedeng sabihin natin na ito yung sabiting akurimaw. Akurimaw na tuloy. Sabi natin na may malaking inggit na sabihin natin, may malaking inggit na taong iliterado kay Langga Rachel. So wag nyo nang pagpatulan to. So ako lang to, kumbaga pinaalam ko lang sa inyo na hindi talaga to ang legit na Carissa Rom Gaming. Iba to. Sabi niya sa dito, yun lang eh, Tagalog na lang, nahihirapan pa siya, tapos wrong spelling pa. Huwag mo tanungin sa akin sino yung lalaki na yon. Kaya kasi sasabihin ko talaga at i-push ko yung lalaki na yon. I-push or i-post? Kasi yung push niya, i-post, P-O-S-H. Fake na Carissa, kung nakikinig ka ngayon, iba po yung post, P-O-S-T or push. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng push kasi kung push na English to tulak, P-U-S-H. Yung sa'yo naman, P-O-S-H. So anong... Okay, dito pa lang sa comment niya, alam na natin. So, wala nang basihan to or wala nang rason para patulan. Dito, feeling na P-I-L-I-N-G, letter P. Feeling maganda, mukha mo naman hindi pakatawi tiwalaan. Hirap naman ba Tagalog? Halata naman, luloko. Luloko pati si Ruel pinaglaro mo nung luloko. Luloko or niluloko? Ako naloko-loko nang ko sa comment po Carissa Rom. Natamo pag ako maloko-loko, maglulukuhan talaga ito yung talagwa. Dalawa dito, maloko-loko ka. Bakit ayaw mo sabihin sa lahat may ibang lalaki ka na? Ano halata sa mga kilos mo, ayaw mo nga mag-push. Push uli, P-O-S-H. Ang mga picture ni Ruel, diba?
Di ba kasi alam mo may ibang, so doon na nagputol, hindi daw magawang mag-post. So kayo na lang bahalang umintindi, no? Tayo na lang bahalang mag-adjust sa mga sinasabi niya. Intindihin na lang natin ang fake na nakaresarong kasi spelling ng post sa kanya iba, P-O-S-H, may sarili din para siyang dictionary. So yun na guys, dito napaghalataan natin na wala nga sa ano to, wala sa ulo. Sabihin natin na kulang siya sa piso at sobra din sa 50. So alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Carisha Rome. So doon, ang gamit ng profile pic doon sa TikTok, doon siya nag-comment. Ah, lalaki. Tapos yung TikTok account niya wala siyang mga upload. So sa madaling salita, takot lang din talaga 'to malaman kung sino talaga siya, kung sinong literal talaga siya. So takot siya. So nagagamit siya ng ibang mga name na medyo may dating or medyo sikat sa ibang platform ng social media like sa Facebook. At ang malas lang ni Carisha, si Carisha yung napili na para gamitin yung pagmumukha niya. So ano nangyari? So yun na nga, nagbigay linaw na si ano, no? Tsaka isa yun sa mga sabi kong ito yung tipong mga basher na like sa fake na ng Carisha Rome, na kahit anong paliwanag mo, kahit anong turo mo, kahit anong explain mo, hinding-hindi makikinig talaga yan. Kasi ramdam ko dito na alam ko matanda na to, at saka ano to, ababae to, at saka may uban na rin to. Mahirap na turuan to, hinding-hindi talaga makikinig sa inyo. Yun lang ang opinion ko lang, na parang may edad na rin to, idawi siya mag-comment. Pero sa spelling lang, kahit sa Tagalog, hirap na hirap siya. Ramdam ko dito parang ano to, hindi to madala sa ano, hindi na to kayang turuan kasi nga may edad na. Kasi baka nung bata pa walang nag-aruga sa kanya, walang gumabay, walang nagdisiplina or walang nagturo, something like that. So ikong papatulan itong lahat, ikawawa lang. So mas maigi niyang ako na lang ang papatol sa kanya, isang beses lang, ngayon lang. At least pinalam ko lang sa inyo, doon sa mga ibang fans na hindi alam, baka namumuupas sa kanilang mga isip na basher to, o basher ng Rushi Love Term, o basher ni Langarishi, lang isang Carisha Rome na sikat na ano, na content creator din or gamer sa Facebook. Hindi po, kumbaga nagsalita na rin or nagpost na rin si ano, last month lang si Carisha Rome, na hindi po talaga siya yun at poser po yun. Legit na ginamit lang yung pagmumukha niya, yung picture niya, at ginaya yung profile niya, or display picture niya sa Facebook. So yun na guys, no? Ulitin ko lang, kung gusto niyo makita yung mga comment na yun, punta lang kayo sa, kasi alam ko namang naka-follow na tayong lahat sa TikTok account ni Langarishi. Tingnan nyo lang doon yung upload ni Langarishi na ngayon lang mismo, 13 minutes ago, ando na nga, nag-comment agad. Siguro hindi pa siguro na-delete ni Langarishi, pero alam ko pag makita nila ni Langarishi yun, i-delete talaga ni Langarishi yun, kasi kahit ka Tagalog, mahirap basahin. Yung post niya, yung post, imbis na post niya, mag-post ng picture sa kanya, mag-post, P-O-S-H, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng post, kung ano sa Tagalog yun. So yun na guys, hanggang dito na lang. Sabi ko naman sa inyo, handa akong magiging defender. At dati parang akong defender o nagtatanggol sa isang Rachel Morales na anak ni Tatay Rizal. So yun nga, hanggang dito na lang. Ulitin ko lang, magkasundo-sundo na kayong mga fans at saka about sa basher na to, maawa na lang kayo, maawa kayo sa sitwasyon niya, kasi ikong papatulan nyo yan. Alam ko namang yung gaya na sinabi ko kanina, illiterate or illiterado. Patulan. Alam ko magsasawa din yan. Pero yun na nga, nilinaw ko lang dito na ano na nga, baka hindi nga alam ng ibang mga Rushil fans na nag-post na or nagsalita na rin yung legit na Carisha Game Room or Room, basta a Carisha Room Game or a Carisha Game Room na
nagsalita na rin siya na hindi talaga siya yun at na-post din niya doon sa kanyang ano, sa inya, sa kanyang news feed na o sa kanyang wall na na-is-is nga yung ano, pang-aasar o pang-babas ng fake na Carisha. Na yun na nga, sinasagot si Langga Rachel at si Dodong Roder. So yun na guys ha, lilinawin ko lang yung Carisha Room na sinasabi niyong ano, basher ng Rochelle or lang ni Langga Rachel, hindi po yun ano, poser po yun, pero yung legit na Carisha na medyo sikat sa Facebook, hindi po yun basher na Rochelle, kundi may gumamit lang ng kanyang profile pic or at ng kanyang pangalan at nakarating na ito sa TikTok. So yun lang, paglinaw lang. So hanggang dito lang guys, magandang ang araw po sa inyo, araw ng Sabado. Ingat po kayong lahat at your service. Wow Life TV, your Mr. Good Vibes. Maraming salamat sa mga nag-like and share. Thank you.